Mr. Vlogger, bigyan mo ito ng supporting verse. Sabi mo sa previous video, hindi pwedeng manahan ang Espiritu ng Diyos sa bawat tao dahil iisang persona lang ito. Ang nananahan sa atin ay ang kanyang salita. Title, Templo ng Diyos. Hindi mo ba alam na hindi mo matatanggap ang mga aral ng Diyos kapag hindi ka pinananahana ng Espiritu ng Diyos? Sumagot ka. Ngayon, bigyan agad natin ito ng linaw. Ang mga bagay na itinatanong po ni Celso. Ang kanyang pagkaunawa doon sa Espiritu ng Diyos ay isang persona lang daw yun. Ngayon, hindi mo pala kilala yung Espiritu ng Diyos. Ngayon, at least, mabibigyan kita ng linaw. Kung hindi mo pa kilala yung Espiritu ng Diyos, ipapakilala ko sa iyo ito. Sapagkat itong channel na ito, yung salita ng Diyos, mababasa natin sa kasulatan. Sapagkat ang Diyos mismo ang magsasabi sa atin at ito ipapakilala sa atin kung sino yung Espiritu ng Diyos. Maka hindi mo pa kilala yung Espiritu ng Diyos. Halika, makinig ka. Basahin natin ang talatang ito para mabigyan ito ng unawa. Ngayon, kaibigan Celso, ito yung talata na magbibigay sa iyo ng linaw para makilala mo yung Espiritu ng Diyos. Ito po ay si Kristo Jesus. Alamin natin sa mga sulat ni Mateo 12:28. Ngunit sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating na nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Meaning, ang nagsasalita dito si Kristo. Ang sinasabi niya, kung sa pamamagitan daw ng Espiritu ng Diyos, sino po yung namamagitan? Di ba't si Kristo po ang nagsasalita diyan? Kung babalikan mo itong buong chapter nito do sa verse 1, malalaman natin si Kristo po ang nagsasalita diyan. Punta natin yung verse 1. Nang panahong yaon ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat sa mga bukiran ng trigo at nangagutom ang kanyang mga alagad at nagsimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. Meaning, itong chapter 12 na ito, ang Panginoong Jesus po ang nagsasalita sapagkat dito sa ating binasa sa 12:28, para ma-identify lang natin na si Kristo po ang nagsasalita dito sa verse 28. Muli natin basahin. Ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating na nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Meaning, yung Espiritu ng Diyos na walang iba yung ating Panginoong Jesus. Ngayon, kilala na mo ba? Ay ang ating Panginoong Jesucristo. Yung salitang Espiritu ng Diyos. Malino ba sa'yo? Ngayon, kasi ang pagkaunawa mo dito, iisang persona yan. Maaring ang pagkakilala mo rin sa Espiritu ng Diyos ay banal na Espiritu. Baka rin na yung Espiritu rin ng Ama. Matatawag kang oneness. Diba? Kung ang Espiritu ng Diyos, iisang persona lang ito, ang sabi mo. Dapat makilala mo, ang Espiritu ng Diyos tumutukoy dyan ay si Kristo. Ay di alamin natin, ano ba ang pagkakilala mo sa Banal Espiritu? Di ba tinatawag siya sa Hebreo na Ruach HaKodesh? Para makilala mo, ang Banal Espiritu may sariling persona. Yan ang dapat mong malaman. Ngayon, kilalanin naman natin yung Banal Espiritu na tinatawag na Ruach HaKodesh. Ngayon, basahin natin ang mga talatang ito para mabigyan kita ng linaw. Huwag mong isipin yung Espiritu ng Diyos, yun din ang Banal Espiritu. Hindi po. Yung Espiritu ng Diyos, tumutukoy ito kay Kristo. At yun namang Banal Espiritu, yun naman ang kikilalanin natin para ikaw ay magkaroon ng kaalaman sa mga kasulatan. Para makapangaral ka ng tama, puro na lang ang iyong itinuturo ay pangontra. Huwag kang kukontra kung alam mong katotohanan ang iyong sinasabi. Dito, marami kang matutunan. Ang nangyayari yata, yung mga nakikinig dito ang natututo, hindi yung mga tinutuwid natin. O ito, alamin na nga natin yung para makilala natin yung Banal Espiritu. Basahin natin sa mga kasulatan. Sa aklat po ng awit, basahin po natin sa Awit chapter 51 verse 11. Sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin at ang inyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Ngayon, para makilala natin ang tawag po ng mga Hebreo o ng mga Hudyo sa banal na espiritu ay
Ruach HaKodesh. So, babasahin po natin sa isang salin para maintindihan po natin. Ngayon, basahin natin dito sa translation po ng Complete Jewish Bible, CJB, para maintindihan natin at makilala natin yung Banal na Espiritu. Ito po ang tawag nila. Don't trust me away from your presence. Don't take your Ruach HaKodesh away from me. Meaning, ito pong Ruach HaKodesh, ito po yung Banal na Espiritu. So, hindi po yan na Spirit of God. Ano? Kasi pag in English mo, itong sinasabi mong Espiritu ng Diyos, yan po ay Spirit of God. Samantalang dito, hindi po Spirit of God, kundi Ruach HaKodesh. O, di ba? Ngayon, babalikan natin sa English version yung sinasabi mo dito sa Espiritu ng Diyos. Di ba? Espiritu ng Diyos. May binasa ako sa iyo kanina. Ngayon, babalikan natin yung talata na ibinigay ko sa iyo dito sa Mateo 12:28. Di ba? Dito nakasalita ay Espiritu ng Diyos. Kung babasahin mo sa English version, doon din sa translation, hindi po Ruach HaKodesh yan. Spirit of God. Magkaiba po yung Spirit of God doon sa salitang Ruach HaKodesh. So, puntahan natin sa translation po. So, para makita natin ano. Yan po, nakalagay din yan. Spirit of God. Espiritu ng Diyos. Si Kristo po ang tumutukoy dito. Nakita po ninyo? Ngayon, balikan natin ha, para maintindihan ang mga bagay na itinatanong mo o gusto mong malaman. Yan, Espiritu ng Diyos. Yung Espiritu ng Diyos, ito po'y tumutukoy kay Kristo. Malinaw ba sa'yo? Ngayon, para makilala pa natin yung Ruach HaKodesh sa panahon po ng ipapanganak ang ating Panginoong Kristo sa pamagitan ni Maria, at ito po'y pinatnubayan ng Malang Espiritu si Maria. Basahin natin sa Mateo 1:18. Ganito ang pangyayari sa pagkapanganak kay Hesus Kristo, si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Pero bago pa sila ikasal, nalaman ni Maria na buntis siya sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Meaning, para makilala natin yung Banal na Espiritu, hindi po yan yung Espiritu ng Diyos. Kung babasahin po natin ito sa translation po ng Complete Jewish Bible, Ruach HaKodesh po ang lalabas dyan. Basahin natin. Yan po, Ruach HaKodesh. Highlight po natin. Malinaw po ba? So, yung Banal na Espiritu, Ruach HaKodesh ay iisa ang tawag. Banal na Espiritu. Malinaw ba sa'yo? So, hindi yan Espiritu ng Diyos. Magkaiba. Ngayon, alamin pa natin sa mga kasulatan. Dito naman po. Ngayon, basahin naman natin dito sa Mateo 3:11. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Dandapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa sa akin, na hindi ako karapat-dapat na magdala ng kanyang panyapak, siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Meaning, dito naman, Espiritu Santo. May nababasa po tayo, Espiritu Santo, iisa po yun. Pero ang kahulugan po ng dalawang iyang na salita, yung Espiritu Santo at Banal Espiritu, Ruach HaKodesh. So, pupuntahan po natin sa translation po ng Jewish Bible. Yan po, nakalagay, Ruach HaKodesh. Malinaw po ba? Ngayon, para hindi tayo malito pa, kasi meron pa tayong mababasang ganito na mga talata na hindi tayo magkaroon ng pagkaligaw o pagkamaling unawa sa ating binabasa. Kasi po, para matulungan po natin si Celso Corpus sa kanyang namamaling diwa, magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ngayon, kaibigan Celso, itong unang Corinto chapter 3 verse 16, baka maraming nalilito, no? Hindi lang ikaw, marami. Mga, at baka doon sa mga kapatid ko rin sa pananampalataya, salamat at matyaga kayo sa channel natin. Dito, dahil nga sa mga nagtatanong, dito nalilinaw po, no? Kaya kung namamali kayo sa diwa, at least na iko-correct po tayo. Katulad po ni Celso, na kung saan, bakang iniisip niya dito yung Espiritu ng Diyos ay yung Espiritu Santo. Ano, i-highlight po natin, no? Kasi nakalagay po diyan, Espiritu ng Diyos. Basahin natin itong unang Corinto chapter 3 verse 16.
Hindi nyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Baka dito ka nalilito, kaibigan, ano? Yan, humantong na tayo sa pagkalito mo at ipapaunawa ko po sa iyo. Baka ang hiniisip mo yung Espiritu ng Diyos ay yung Banal na Espiritu. Wala naman tayong mababasang Banal na Espiritu. Di ba? Balikan natin. Nakalagay po diyan, Espiritu ng Diyos, hindi po Banal na Espiritu. Ngayon, para maintindihan natin, bumasa din tayo ng ibang salin. Punta tayo sa Tagalog ang Biblia. Ang nakalagay po diyan, Espiritu ng Diyos. Ngayon, kapag in English natin, hindi Holy Spirit, kundi Spirit of God. So, puntahan natin yung Jewish Bible para maintindihan po natin. Yan po nakalagay, Spirit of God o God's Spirit lives in you. Ngayon, kaibigan Celso, bumasa din tayo sa King James Version. Baka nagkakamali tayo ng unawa, no? 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? Malinaw po. Ang nakalagay po dito ay Spirit of God. Hindi po Holy Spirit o hindi po Ruach HaKodesh. Sapagkat yung Spirit of God ay tumutukoy kay Kristo Jesus. Malinaw po ba? So kahit balikan natin yung Tagalog, ang Biblia, ang nakalagay din po diyan ay Espiritu ng Diyos. Yun nga po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya pag inunawa mo itong talatang ito, pag binasa natin, hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Nakita po ninyo. Ibig sabihin naninirahan yung kanyang mga aral at turo na ating panghahawakan. Sapagkat si Kristo hindi mananahan sa ating mga puso. Yung aral at turo ang mananahan sa atin sapagkat si Kristo ay nasa piling ng Ama doon sa trono ng Diyos Ama. Yun ang dapat niyong malaman. Kaya ang iniisip niyo, ay nananahan si Kristo sa akin. Eh, nasaan si Kristo? Di ba't nasa langit? Babalik siya para sunduin ang bawat mananampalataya. Kaya lahat ng mga nataniman ng aral at turo ni Kristo at pinanghawakan, kung sakaling siya'y mamatay, bubuhayin muli sa pagbabalik ni Kristo. Yan ang dapat niyong malaman na kung saan merong salita ng Diyos ang inyong mga puso. Espiritu ng Diyos ay God's Spirit o Spirit of God. Hindi po Banal na Espiritu. Meaning, yung Banal na Espiritu natatawag din palang Ruach HaKodesh. Malinaw ba sa'yo? So, hindi po Ruach HaKodesh ang nakalagay dito sa translation po ng Jewish Bible. Para maintindihan natin, wala pong Ruach HaKodesh. Dito ang daming nalilito. O ngayon, babasa pa tayo ng ibang translation na ginagamit nila na ito daw yung Banal na Espiritu. O basahin din natin itong talatang ito na maraming nalilito sa mga kasulatan. Sapagkat ang pagkaunawa nila doon sa Espiritu ng Diyos ay yun daw ay Banal na Espiritu. Para mabigyan tayo ng dagdag kaalaman, ipapaliwanag din sa atin ni Judas dito sa chapter 1 verse 20 para makilala natin yung Banal na Espiritu. Ngunit mga minamahal, magpakatatag kayo sa inyong banal na pananampalataya. Lagi kayong manalangin sa tulong ng Banal na Espiritu. Meaning, tagatulong po yung Banal na Espiritu. So, basahin natin sa Jewish Bible. But you, dear friends, build yourself up into your most holy faith and pray in union with the Ruach HaKodesh. Nakita po ninyo? Mananalangin po tayo sa pagsama ng Banal na Espiritu. Yung union, tulong o pagsama ng Banal na Espiritu. No? Hindi po tayo mananalangin sa Espiritu Santo. Mananalangin tayo sa Diyos. Ang Banal na Espiritu po, tagatulong. Yan ang inyong tatandaan. Ang Banal na Espiritu po ay tagatulong. Mga kapatid ko sa pananampalataya, gusto ko lang linawin itong talatang ito sa sulat ni Judas chapter 1 verse 20. Kung ang Banal na Espiritu ay tagatulong, tinutulungan ka niya, di ba? Bakit ka pa mananalangin sa kanya kung siya na nga ang tagatulong? Common sense lang po, di ba? Kaya nga, ang Banal na Espiritu, tinutulungan ka manalangin sa Diyos para ibigay sa iyo ang pangangailangan mo.
Iyon ang malinaw. Tuloy natin. Para malaman natin, ipapaliwanag ito sa atin ni Juan. Juan 14:26, dadapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo. Nasusuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. So magpapaalala. Tagatulong. Basahin din natin sa Ebangsalin 16:13 po. Pero pagdating naman ang Espiritu, na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Meaning, ang kanyang mga aral at turo ay hindi galing sa kanya. Ito po, ang turo niya ay hindi galing sa kanya. Malino po. Nilagyan ko ng highlight para maintindihan po ninyo. Tagatulong, itinuturo lang sa atin ang lahat ng mga bagay na sinabi ng ating Panginoong Hesus. Kaya dapat mong malaman, ang Banal na Espiritu ay tagatulong. Kaya kung mananalangin ka sa Banal na Espiritu, tutulungan ang kanyang manalangin kung paano dapat manalangin. Ang sabi ng salita ng Diyos, manalangin tayo sa Diyos. Ito po ay nakasulat sa Pilipos 4:6, basahin natin. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo sa pamagitan ng panalangin na may pasasalamat. So ilalapit po natin, saan po? Nakalagay po dito, ilapit sa Diyos. Ngayon, ang Banal na Espiritu ipinagkaloob ito sa bawat mananampalataya para tulungan ka. Sa Diyos po tayo mananalangin. Kasi ang unawa po nila dito, no? Kasi hindi po ito na pagkakaunawa kasi po may ibang salin na kung saan ay dito malilito. Kasi nga, kung hindi mo unawain, nag-focus ka lang dito sa isang talatang ito, parang ganito. Ngunit kayo, mga minamahal, pagtibayan ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya, manalangin sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, mananalangin ka ba sa Espiritu Santo? Di ba't ang Banal na Espiritu o Espiritu Santo ay tagatulong? Kaya pag diyan ka lang kayo nag-concentrate, eh ba, mananalangin pala tayo sa Espiritu? Hindi po. Hindi po tayo mananalangin, kundi sa Diyos. Dito, nalito lang tayo kasi hindi mo binasa ng buo. Kasi may mga translation na para ilinaw. Ngayon, kung babasahin mo yan ng buo, mapapansin mo na kung saan tagatulong yung Banal Espiritu. Gusto niyo malaman? Ngayon, basahin natin dito sa, balikan natin itong 17 bago po dumating ang 20. Ngunit kayo, mga minamahal, ay alalahanin ninyo ang mga salitang nang unay sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan po ha. Mga sinabi ni Jesus sa mga apostol. Eh ang tanong, wala na nga po yung mga apostol. Kaya nga isinugo yung Banal na Espiritu para maging gabay. Maging tayo sa panahon natin ngayon. Para maging tagatulong yung Banal na Espiritu. Tuloy natin sa verse 18. Kung paanong sinabi sa inyo, magkakaroon ng mga manunuya sa huling panahon na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. Ang mga ito ang nagsisigawa ng paghihiwalay, malalayaw na walang taglay na espiritu. Ngunit kayo mga minamahal, pagtibayan ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Dapat dito manalangin sa tulong ng Espiritu Santo. Sapagkat ipinagkaloob nga ito, binasa lang po natin ito kanina, di ba? Iyan po, tagatulong. 16:13. Di ba? Ito po, nakalagay dito. Pero pagdating ng Banal na Espiritu, siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. So malinaw po, tagatulong lang po ang Banal na Espiritu. Malinaw po ba? Ngayon, naiintindihan mo ba? Yung Espiritu ng Diyos, si Kristo. Pinakilala ko sa iyo, ang Banal na Espiritu, dapat nakalagay dito, Banal na Espiritu. No, Banal na Espiritu. Pero ang inyong isip, yung Espiritu ng Diyos ay si Kristo po yun. Na walang iba, kundi yung sinasabi mong mananahan, ibig sabihin, sasamahan ka ng Santong Espiritu para gabayan ka, magsalita ka ng katotohanan. Kaya pag hindi mo kilala pala yung Banal na Espiritu, ngayon, naliwanagan ka na. Yung Espiritu ng Diyos, si Kristo. Yung Ruach HaKodesh,
Yun ang banal na espiritu. So, malinaw ba sa iyo? Yan, ilinaw ko lang sa iyo para magkaroon ka ng idea. Naway, nabigyan muli kayo ng linaw sa mga salita ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Kung pwede po, subscribe na po sa ating channel. At muli nating ibalik sa Diyos ang papuri, pansalamat at pagsamba sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang Anak na si Jesu Kristo. Hanggang sa muli nating pag-aaral. Amen.